mo, ayusin mo. Alam niyo, sorry po, hindi po kasi na-inform si Carol din na pupunta dito. Pero alam niyo po, si Carol din nung dinala ko dito, madalas pag ini-invite po kami, nagbibigay siya ng testimony. Si Carol din po ay isang produkto ng isang broken family. Nasira po ang kanyang pamilya. Dato ngayon, nagkahawalay kami ng asawa ko. Oo, anong pangalan ng asawa mo? Si Kring Kring. Naka nang hindi si Kring Kring. Kring Kring, nandiyan ka. Ayan. Tagal na nang hindi na ako eh. Ay, Kring Kring yung ba dito? Ay, Kring Kring. Ay, teka sandali, senior na yan eh. Hindi. Ang ganda niya na yan. Pero teka, huwag mo iba yung usapan. Sandali lang. Bakit ba kayo nagkahiwalay ni Kring Kring? Ginawa pa naman niya yung lahat eh. Ang totoo, hindi ako nagkukulang sa kanya. Eh bakit ka iniwan? At saka, paano mo nasabi na hindi ka nagkukulang sa kanya? Kami na nag-aaway kami, sabi niya, sumasota ka na, sumasobra ka na. O di hindi ako nagkukulang, sobra eh. Sobra. Karo din nilalaman mo kami. Paano mo ba nasabi na, na ginagawa mo naman ang lahat? Eh lahat na ano yung ginagawa ko, pero kulang pa rin eh. Paano mo nasabi, ano ba, paano? Eh, alam mo yung asawa ko na yun, hindi yung humihingi ng pera sa akin. O talaga, kasi nagtatrabaho siya. Hindi! Kung saan siya kumukuha sa wallet ko eh. Busta-busta yun, alam niyo yun eh. Nandali lang, alam niyo po, kung bakit po ako nahilig sa puppet, alam niyo po. Kasi po, ito po ay nagsisimbolize ng aking relasyon sa Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 64, ang lahat ng aking magagandang ginawa ay naging maruming basahad sa kanyang harapan. Bakit po sa gano'n? Nakakatuwa po, na-inspire po kanina ba nagbibigay tayo ng report kanina. Ang dami natin accomplishment. Nakakatuwa. And sabi ng tao, yun po yung importante sa atin. Totoo yun! Tayong lahat ay importante na may ginagawa tayo dito sa ating bayan. Pero alam niyo po, isa pong sinasabi po ng Bible, kasi po lumaki tayo, di ba? Pag tayo lumaki, hindi ka lumaki! Hindi! Kung sabi tumanda, ano mo silang lukohin? Hindi na, sabi ko pag tumanda. Okay, sige. Okay. Pag tayo po'y tumanda, wala sa kabataan natin, ang unang sinasabi sa atin, magpakabalik ka, pupunta ka ng langit. Oo, yan ang tinuturo sa atin palagi, ano? Pero muli ho yun. Kasi po, totoo niyan, hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Sabi ng Bible, ang lahat ng mabubuti nating gawa ay naging maraming basahan sa kanyang harapan. So, alam niyo po sa totoo lang, totoo naman din, di ba? Gumagawa tayo ng mabuti kasi para meron tayong benefit, di ba? Yun eh, di ba? Magpapaka, ano tayo sa pag-aaral para mataas ang grade natin. Kung baga meron set fulfillment, parang ganun. Yung meron tayong ma-achieve, morning parang ganun. Morning po sa lahat. Nag-ceremony lang po kami para mapanood po ng ilan. Hindi po tayo, sabi ko sa Bible, hindi nakaabot sa kalortian ng Diyos. Oo, totoo ko yan. Sabi sa Bible, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalortian ng Diyos. Ibig sabihin, kasama kayong mga nandito. Oo naman. Kasama ko to. Lalo ka na. Parang ganit na ganit ka sa akin kanina ka pala pa. Hindi, totoo yung sinasabi ko sa inyo. Hindi, pero yun po yun. Pero alam niyo po ang kagandahan po nito? Ang mismo Panginoon mismo ang gumawa ng paraan para po tayo magmaligtas sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo Jesus sa Kalbaryo. Alam ko naman po lahat tayo, alam natin ang istorya ni Jesus Christ. Pero meron pong hinihingi, yung po yung pagkakaiba ng Bible sa religion. Ang religion, makapag-comply ka lang, magawa mo to, magbigay ka sa amin, pwede na. Ang sinasabi po ng Bible, isurrender mo ang buhay mo kay Jesus. At yun ang kailangan ng bawat isa sa atin. Ang iso po ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus. Apo, alam niyo po, hindi po kami isa pong nais aming i-imply sa inyo. No? Alam po lahat tayo meron tayong religion. Pero ang maliwanag po na sinasabi ng Bible, sabi doon, for those who believe in His name, ibig sabihin, surrender ng kanilang buhay sa Panginoong Jesus Cristo. Sabi doon, He gave the right to become children of God. Binigyan ko kayo ng karapatang maging anak. Di po ba sa mga sa atin, di ba? May mga kapitbahay tayo, di ba? Na mababayad ng mga anak. Pero totoo, wala naman tayong concern sa kanila. Kasi kapitbahay natin yun, di ba? Pero iba yung anak natin. Kapag anak po natin yan, kahit gumawa ng kasalanan yan, anak natin yan eh. Patatawarin natin yan. Tatanggapin natin yan. Ganun po yung context na sinasabi sa Bible. Sabi doon, for those who believe in His name, ang sino mga magsanumpalataya, mag-surrender ng kanyang buhay sa Panginoon. Sabi doon, He gave the right to become
God. Ang ingay mo, sandali lang. Ito, ganda na, ang ganda na. Hindi, relax ka lang. Oo nga. Pero sabi ng Panginoon, di ba? For those who receive Him, ang sino ba magbibigay ng kanyang buhay sa Panginoon ay maliligtas at magiging kanyang anak. Ano po ang purpose po namin dito? Hindi lang po para lang magsalita sa inyong harapan. Dahil gusto po namin ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon at higit sa lahat, yung relasyon na ino-offer ng Panginoon sa Kristo. Kung napakinggan niyo po yung message, no? Yung very short na message na yon. At meron sa sana kong illustration na gustong gawin sa kanila, Karo D, para makita nila ngayon eh. Ano yun? Sandali lang ha. Anong gagawin na sa akin? Wala akong gagawin. Sandali lang. Ayan. Ayan, kita niyo po yan. Ayan lang po si Karo D. Kanina natatawa kayo sa kanya, no? Natatawa kayo sa kanya, Karo D. Pero ngayon, wala siyang buhay. Maganda yung kanyang kasuotan. Ganyan po ang kalagayan ko nung araw. Maganda yung kasuotan, mapayat naman ako, nag-aral naman ako, nagtapos naman ako, ginawa ko naman lahat. Pero wala po akong saysay, wala po akong kabulukan, katulad po ni Rodney. Pero kapag siya po ay nakatingin sa akin, nakakapagpatawa po siya, nakakapagpasaya po siya ng tao, nagagawa niya yung purpose niya. Di po ba? Yun po yung ibig sabihin namin dito. The only way na magkaroon ka ng purpose sa buhay mo ay kapag nagkaroon ka ng connection sa ating Manilika. Hindi ko po alam po ang paniniwala natin. Baka meron tayo dito naniniwala na, na ang tao galing sa Umboy. Ako galing at hindi na po sa akin. Mukha akong bagoy eh. No, mukhang Umboy eh. Alam niyo? Pero isang katotohanan po na ang Diyos po lumikha ng tao. At sa kanya lang po dapat tayo nakakonect. Yan po yung isang napakaliwanag na sinasabi po ng Biblia. Kaya nina, natutuwa kayo kay Carol D. This time, wala na po siyang buhay. Bakit po? Kasi disconnected po siya sa akin. At yan po yung kailangan natin na magkaroon tayo ulit ng relasyon sa ating Panginoon. Pwede po ba akong mag-request? Nandito na rin lang ako. Pwede po ba tayo manalangin? Just a very short prayer. Tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon tagapagligtas. Let's all pray. Kung ito po yung designer, sabihan niyo lang po yung sinasabi kong panalangin. Gawin niyo pong sarili ng panalangin ito. Panginoon, salamat po sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Salamat po sa pag-iinis mo ng aking kasalanan. Salamat po na narinig ko sa iyong salita na may pagkakataon po pala na maging anak mo ko, Panginoon. Pinapapasok po kita sa aking puso. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. I-connect po po ang buhay ko sa iyo na hindi lang ako gagawa ng mabuti, kundi gagawa ko ng mabuti dahil para sa iyo, Panginoon. Hindi po para sa aking sarili. Gagawa ko ng mabuti dahil nakikita ka sa buhay ko. Maraming pong salamat, Panginoon Jesus, sa kaligtasan na binigay mo sa amin. Ito po ang aking samod dalangin, ang aming panalangin sa umaga nito, sa matamis at makapangyarihan ang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng narito magsabi ng Amen! Amen! Ayan! Ayan! Ah! Ano ang nangyari? Ha? Sino ko? Tapos na, Harold. Ha? Kaya na yan? Pero sana naiintindihan niyo yung mensahe natin sa araw na ito. Magandang araw, Harold! Happy Mother's Day! Palakpakan po natin si Jesus. Salamat, God bless! Di ba? At yan ano ako sa waneta. Ang sakit ng likod ko dyan. Ikaw kaya inagay ko dyan. Ika na maingay. Ingay po. Sige po.